God bless you, my beloved co-preacher, beloved Ordinary Preacher Louie Angeles. Mga minamahal, tayo po ay misyanan pa pong dumalangin po sa ating pong dakilang Diyos upang tayo po samahan at gabayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Pagpala namin Diyos sa mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa una at panlangin po namin po minamahal at ginagal na pastor, ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, kami po, Diyos, ay dumudulog sa iyong banal at uno ng biyay sa kalangitan. Humingi kami, o Diyos, ng kahabagan ng sa lahat ng aming mga nagawa, mga pagkukulang, sa lahat ng mga pagkakasala, pagsalangsang sa iyong banal kalooban. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. At sa bahagi ito, Diyos, na pagkinig ng iyong banal salita, buksan mo, Diyos, sa mga puso at pangunawa ng bawat isa mahal na Panginoon. Na manawaan namin, mahal na Panginoon, na iyong banal na salita at masunod namin na iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. At sa ganang akin, mahal na Panginoon, wala pa ako magagawa. Tayong sa'yo lamang ko umaasa, o Diyos, ikaw po maglagay ng mga salita sa aking labi, mahal na Panginoon. Samahan mo po ako, Diyos, ng dakilang pag-ibig, ng dakilang kapangyarihan, mahal na Panginoon. At aming sinasaway ang mga demonyo, mga hadlang, pag-anlangan, lumayas ka sa aming kalagitan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, ang kaluwalhatian, kadakilaan, at ang taus-pusong pagsamba ay nauukol lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapabutin po ang dumpling panggalang sa ating pong minamahal at ginagal na pastor at evangelista, Wildis Clara Almeida. At patuloy po natin at hindi po natin makakalimutan ang mga turo at aral ng ating pong binabalas na assistant pastor Lina si Almeida. Ganun po sa kanila mga minamahal ng mga anak, Duhol Almeida family, mag-isa lahat ng ating pong mga minamahal na sumusubaybay sa ating pong live webcast. Magandang hapon po sa inyo pong lahat at sa inyo pong lahat mga minamahal. Amen. Ating pong pag-uusapan mga minamahal sa hapong ito, ang ating pong topic ay pumasok sa makipot na pintuan at makitid na daan. Yan po, mga minamahal, ang ating pong topic sa hapong ito. Basahin po natin, mga minamahal, ang unang talata dito po sa Mateo Kapitulo 7, ang talata po 13 at 14. Dito po sa Mateo 7, talata 13 at 14, ganito po ang pagkasulat. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapamakan at marami ang dooy nagsisipasok. 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakasumpong noon. Amen. Amen. God bless you po, mahal na kapatid. Ang Diyos po magpahala sa pagkabasa ng banal na salita ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ano po ang sabi dito po sa ating pong nabasa? Nasabi dito, mga minamahal, na kung ating pong uulitin ang talatang ito, sabi dito, kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Amen. Kung nakikita natin, mga minamahal, sa ating paligid, nandyan, mga minamahal, ang pagsasaayos ng mga kalye sa ating mga lansangan, pagpapaganda at pagpapaluwang sa mga kalsada, naglalagay, mga minamahal, ng mga highway, expressway, skyway, para maging komportable ang tao, mga minamahal, na sila po'y dadaan na walang hadlang, mga minamahal, madali sila makakaating sa kanilang pupuntahan. Ngunit patungkol, mga minamahal, sa pagtahak sa daan patungo sa buhay na walang hanggan, ipinag-utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na atin daw piliin, mga minamahal, yung makipot na pintuan at makitid na daan. Sapagkat ito daw, mga minamahal, ay ang patungo doon sa buhay. Amen.
sa buhay na walang hanggan. Kaya nga mga minamahal, ipinag-utos ng ating pong dakilang Diyos na tayo po'y magpumilit na pumasok sa makipot na pintuan. Utos siya ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal, kinakailangan pala tayo ay magpumilit na pumasok. Amen. Bakit kinakailangan tayo magpumilit mga minamahal? Sapagkat kapag hindi tayo nakapasok sa makipot na pintuan yan, sa makitid na daan yan mga minamahal, isang tiyak na bagay, sabi sa atin na basa mga minamahal, yun lamang ang daan patungo sa buhay. Kapag hindi tayo nakapasok dyan, mga minamahal, mapupunta tayo dun sa maluwang na daan na sabi dito, papunta daw sa pagkapahamak. Amen. Basahin po natin, mga minamahal, sa Lucas Kapitulo 13, ang talata po ay 24. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 13, ang versikulo po ay 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nangagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Amen. Yan po mga namahal, utos ng ating pong dakilang Diyos na sabi dito, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Amen. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Ibig sabihin, mga namahal, yun lamang nakapasok doon sa makitid o makipot na pintuan. Sila lamang, mga namahal, yung nakakatiyak na ang kanilang pupuntahan ay patungo sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating pong dakilang Diyos sa kanyang mga matatapat na mga anak. Amen. Kaya nga, mga namahal, kung tatanong natin ang ating sarili, saan ba tayo ngayon mga namahal naglalakbay o at ano bang tinatahak natin na daan? Tayo ba ay nasa makipot o nasa maluwang na daan? Paano ba natin masasabi ito mga namahal? Sapagkat kung atin pong aalamin mga namahal ayon po sa atin na basa, ano ba ang katangian ng maluwang na daan? Sabi mga namahal, sa ating pong nabasa na doon ay maraming mga tao. Ibig sabihin, maraming mga tao nakakasumpong na sa maluwang na daan. Bakit? Sa maluwang na daan, mga namahal, yung mga tao na naglalakbay sa daang ito, naroon sa kanila, mga namahal, kung gumawa ng kasalanan, lahat ng kalayawan nandoon sa maluwang na daan. Walang bawal. Ano mang gusto nilang gawin ay magagawa nila. Marahil maraming opportunity upang sila po ay maging maganda ang kanilang buhay. Ngunit wala namang Diyos na gumagabay sa kanila. Ano naman ang katangian mga namahal ng makitid na daan? Sabi po sa ating pong nabasa, kakaunti lamang ang tao na nakakasumpong doon sa makitid na daan. Amen. Ano pong sabi mga namahal? Nakakaunti lamang nakakasumpong. Subalit, yung nakakasumpong mga namahal, sabi dito, sila po'y nakakatiyak na ang kanilang dinadaanan, bagamat makitid mga namahal, sila po'y nakakatiyak na ang kanilang patutunguhan, walang iba, kundi ang buhay na walang hanggan na pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, mga mahal, sa makitid na daan, nandyan, maraming ipinagbabawal ang ating pong dakilang Diyos. Sa mga tunay na anak niya, mga mahal, nais ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na sa daang na ating pong nasumpungan, na ating pong sundin ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Marahil dumaranas ka ng kahirapan ngayon. Ikaw ay dumaranas ng mga pagsubok, na mga pag-uusig, minsan nakakainig ka ng mga salitang hindi mo nagugustuhan. Iyan ang tinutukoy mga namahal na habang ikaw naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, ikaw ay mapalad sapagkat nasumpungan mo na ang makitid na daan na ito mga namahal, na ito kung tayo magpapatuloy, sabi sa Biblia mga namahal, ito po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan.
Amen. Kaya mga mahal, huwag kang malungkot. Kapag ikaw ay inuusig, nakakaranas ng kahirapan, ngunit mga matuwa ka, bakit? Nandito sa daan na ating pong tinatahak, nakasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na siya po mga gumagabay sa atin upang tayo magpatuloy. Amen. Bagamat minsan tayo po ay nadadapa, ngunit tayo po ay patuloy na bumabangon, tayo po ay patuloy na naglalakbay sa daang ito, sapagkat alam natin mga minamahal na ang daang ito, tayo po'y nakakatiyak ng ating pong kaligtasan. Amen. Ang tanong mga minamahal, saan ba natin masusumpungan ang pintuan na ito? Ang daan na ito na tinutukoy na makitid na daan? Basahin po natin ang Biblia mga minamahal. Dito po sa dalawang talata. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang talata po ay 9. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talata 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sinuman ay di makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Sabi dito, mga mahal, masusumpungan natin ang pintuan. Walang ibang pintuan kundi ang sabi dito ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako ang pintuan at ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya ay maliligtas. Amen. Ibig sabihin, kapag nasumpungan mo ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ikaw pa lamang nakasumpong ng pintuan na tinutukoy sa ating pong pinag-aaralan mga mahal. Ito po ang pintuan na makipot. Amen. At ano pa ang sabi dito? Ako ang daan at ang katotohanan. Yan po mga mahal. Wala daw makakaparoon sa ating pong dakilang Ama, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, kundi sa pamagitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, siya po ang pintuan at siya din po ang daan. Amen. Kaya napakapalad po natin na ginamit po ang ating minamahal at ginagal na pastor, itinuro sa atin ang tamang pintuan at tamang daan na tayo ngayon, mga minamahal, ay tumatahak sa daang ito. Amen. Mula nang tanggapin natin ang ating pong dakilang Diyos na ating pong sariling tagapagligtas, tayo ngayon, mga minamahal, ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Binago ang ating buhay, bagamat maraming mga pagsubok, maraming mga bawal. Ngunit, mga minamahal, nakakatiyak naman tayo na tayo po ay nasa tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga mga mahal, habang tayo nandito naglilingkod, na habang tayo tumatahak sa daang ito, ano po ang sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay hindi lamang sumampalataya, manampalataya sa ating pong dakilang Diyos. Hindi lamang tayo po ay pagpalain, gumanda ang ating buhay, kundi tinawag tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na tayo daw po'y magtiis din naman alang-alang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nang ating pong dakilang Diyos, siya po'y nagtiis. Pasan-pasan niya, napakabigat na krus, mga mahal. Tiniis niya, mga mahal, hanggang kamatayan, hanggang siya ipako siya sa krus, mga mahal. Bakit? Ano ba ang tinitingnan ng ating pong dakilang Diyos? Tinitingnan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ang kaligtasan ng buong sandaigdigan. Amen. Kaligtasan ng buong sanglibutan na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, mga mahal, ang tao na sasampalataya sa ating pong dakilang Diyos at tatanggapin sa sariling tagapagligtas. Sabi ng banal na kasulatan, mga mahal, sila po ay magkamit ng kaligtasan. Amen. Kaya nga sa atin na tinawag ng ating pong dakilang Diyos, tayo daw po ay magtiis din naman. Basahin po natin, mga mahal, sa Pilipos Kapitulo 1, talatang 29. Sa mga tiga Pilipos 1, talatang 29, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Amen. Amen. Ano pong sabi ng talata? Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Amen. Kaya nga mga mahal, yung daan na ating po nasyumpungan, bagamat makitid ang daan ito,
Ngunit mga minamahal, sabi dito, tayo po'y nakakatiyak ng ating pong kaligtasan. Nasabi dito, magtiis din naman tayo alang-alang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, kung ikaw nakakaranas ng pagsubok, marami kang tinitiis sa panahong ito. Marahil salat ka sa pinansyal ngayon. Inuusig ka ng mga mahal sa buhay. Yan mga namahalang tinutukoy na makipot na daan, mga namahal, na tayo po'y magtiis alang-alang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kapag ating pong napagtangumpayan, napagtiisan ang mga bagay na ito, isang tiyak na bagay, mga namahal, nakahanda ang gantimpala ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga, mga namahal, ang ating pong paglalakbay sa daang ito na makipot o makitid na daan, mga namahal, ito po ay walang pinagkaiba sa panahon ni Moses. Si Moses, mga namahal, ay ginamit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang ilabas sa pagkaalipin ang mga Israelita sa bayan ng Ehipto. Humigit kumulang sa mga 4 o 5 milyon mga Israelita ang inilabas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang sila basta-basta nakalabas, mga namahal, sa bayan ng Ehipto, kundi na ipinakita ng ating pong dakilang Diyos ang kanyang makapangyarihang mga gawa. Nakita ng mga tao sa Ehipto, nakita ng mga Israelita ang grabing mga himala na ipinakita ng ating pong dakilang Diyos. Ngunit, mga maalalahanin po natin na dalawa lamang ang nakapasok doon sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos, na ito po ay nagsimbolo ng langit na ipinangako sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dalawa lamang ang nakapasok naman doon sa ilang milyong inilabas ng ating pong dakilang Diyos sa pagkaalipin, plus yung mga ipinanganak na doon sa ilang ng 20 years pataas, mga mahal. Yun lamang nakapasok sa lupang pangako. Gandin sa atin, mga mahal, kapag hindi tayo nag-ingat, mga mahal, marahil baka isa din tayo sa hindi makapasok. Kaya nga, mga mahal, ang makukunan po natin, napakagandang halimbawa ang ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nung tinawag sila ng ating pong dakilang Diyos, dalawa lamang sila, mga mahal, na talagang matapat na naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, na sila'y ginamit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sila po'y humahayo ng nagbabahagi ng salita ng ating pong dakilang Diyos. Sa kabila na 10 taon sila sinubok ng ating pong dakilang Diyos, naranasan ng ating pong minamahal na assistant pastor, ating pong beloved mama, dear, mga namahal, na sa grabing kahirapan dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagkatawag sa kanila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, naranasan niya, mga namahal, ang kumain ng balat ng milon, mga namahal, upang makasurvive lamang sa pagsubok. Hanggang sila, mga na nag-umpisa sa ilang pamilya lamang upang matatag ang banal na iglesyang ito. Hanggang ngayon, mga namahal, makikita po natin ang kanilang pagtitiis na sila'y nagpatuloy sa makipot na daan na ito, mga namahal. Ngayon, mga namahal, hindi natin maisa-isa mabilang ang ating pong mga namahal na makapatiran na pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Hindi lamang, mga namahal, tayo po'y tinawag ng ating pong pinakamamahal na pangbagkos. Nakita po natin ang katakot-takot na himala na tayo po'y nakumbinsi, hindi lamang sa pamagitan ng salta, kundi nakita mismo na mismo sa ating buhay, na anasan po natin ang mga himala ng ating pong dakilang Diyos, yung pagbabago ng ating buhay, yung kagalingan na ating mga kalamdaman, yung pag-iingat ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Iyon po, mga namahal, mga himala na ipinapakita ng ating pong dakilang Diyos, na siya po ay nagpapatunay na hindi po tayo nagkamali ng daan na ating po tinatahak. Bakit? Kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na pinapatunayan ng mga tanda, ng mga himala at mga kababalaghan sa banal na iglesyang ito, nagaganap ang mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord! Kaya nga, mga mahal, maikwento ko po sa iyo. Last Monday lamang, nung kami po ay pumunta sa dako ng Batangas, nag-alkila po kami ng isang sasakyan. Alam po, mga minamahal, yung driver ng inalkila po namin sasakyan, habang siya ay nasa loob ng sasakyan, mga lumabas siya,
biglang laglak mangmamahal yung mga lock ng pinto ng kanyang sasakyan, yung inakilapon namin. Nang problema siya, mangmamahal, kung paano mabubuksan. Grabe, tagaktak na ang kanyang pawis. Ito po ay sanlibutan. Hindi pa nakakilala sa atin po yung pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, yung isa pong kasamahan ko, na kapwa ko manggagawa, binahagi na po siya ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ipinatotoo sa kanya ang mga himalang nagaganap sa banal na iglesia ito, kung paano ang mga may mga kaamdaman, pinagagaling ng ating pong dakilang Diyos, pinag-iingatan ng ating mga minamahal na mga kapatiran. Grabing mga himala, may mga taning na ang buhay o sa kaamdaman, pinagagaling ng ating pong dakilang Diyos. Alam po mga minamahal, yung driver na ito, siya po'y naniwala. Sabi ng ating pong kapwa kong manggagawa, mga minamahal, tanggapin mo ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na siya iling tagapagligtas at makikita mo ang himala ng ating pong dakilang Diyos. Noong tumanggap siya, mga minamahal, sabi niya, mangako ka na magpapabautismo ka at makikita mo ang himala ng ating pong dakilang Diyos. Nangako siya, mga minamahal, pagkatapos niyang tanggapin ng ating pong pinakamamahal, nangako siya magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ano po, mga minamahal, sabi ng aking kapwa manggagawa, manalangin tayo sa ating pong pinakamamahal bago mubuksan yung sasakyan. Ano po, mga minamahal, nung manalangin na, pagkatapos manalangin, mga minamahal, bago nila buksan, maya-maya nakainig sila, mga biglang may lumangatik, mga tik, gumanya, mga minamahal. Ibig sabihin, na-unlock yung mga minamahal pintuan. Pagbukas na, mga minamahal, nabuksan yung pintuan. Amen. Yan po, mga himala ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Ibig sabihin, nagpapatunay lamang na ang Diyos na ating pong sinasamba, kasama natin, sabagamat makitid ang daan patungo sa buhay, ngunit nakakatiyak tayo na kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, habang tayo nandito na, hindi na tayo nagkamali ng ating pong daang tinatahak, ano po ang gagawin natin upang tayo po ay huwag mawala sa daang ito? Hindi tayo maalis habang tayo po ay dumadaan sa daang ito. Kinakailangan mamintin po natin ang paglalakbay patungo sa buhay. Ano po ang ating pong gagawin? Buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan, mga mahal. Basahin po natin ang sunod na talata. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 12, ang versikulo po ay 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Amen. Ito pala ang kinakailangan po natin gawin, mga minamahal. Na bagamat sa ating pagtahak sa makihitid na daan na yan, nandyan ang panunukso ng kaaway, nais ng kaaway na tayo po ay muling ibalik sa ating dating buhay. Ngunit sabi dito, mga magagawa lamang natin, tayo po ay patuloy na tumatahak sa makitid na daan na ito na kinakailangan masdan daw natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na siya pong sumakdal ng ating pananampalataya. Amen. Wala pong ibang titingnan tayo kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Huwag natin titingnan yung ating mga kapatid minsan sa kulang ng pananampalataya, minsan sa kulang sa pagdalo, minsan ginagamit ng kaaway upang tayo po mawala sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ang titingnan natin, mga minamahal, walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag po natin titingnan ang kahinaan ng ating kapatid. Bagkos ang titingnan po natin, mga minamahal, walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya kapag nagawa natin ang mga bagay na ito, mga minamahal, sabi sa huling talata na ating mababasa, kapag tayo po'y nagtagumpay, mga minamahal, nagpatuloy tayo sa makitid na daan na ito, sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kung paano siya pinaupo ng ating pong dakilang Diyos sa luklukan. Gan din tayo, mga minamahal, kapag nagtagumpay tayo, tayo po'y kasamang pauupuin sa luklukan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin huling talata dito po sa Revelation Kapitulo 20. Dito po sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 3, ang talata'y 21. Ang magtagumpay ay aking pagkakaluubang umupong kasama ko sa aking luklukan.
gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong buhay na Diyos. Ano po ang pangako ng ating pong dakilang Diyos? Kapag tayo nagpatuloy, naglakbay sa makitid na daan na ito, mga namahal, ano pong sabi dito, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Amen. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Amen. Ibig sabihin, mga namahal, kapag tayo po ay nasa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, pauupuin tayo sa luklukan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon bilang mga anak niya na nagpatuloy, nagtapat, na maglingkod sa ating pong dakilang Diyos, patuloy nagtiis, bagamat may mga pagsubok, may mga kahirapan. Ngunit tayo po, mga mahal, sabi ng pangako ng ating pong dakilang Diyos, kapag tayo po'y nagtagumpay, tayo po'y magmamana ng buhay na walang hanggan na pinangako ng ating pong napakabait na Diyos. Tayo po'y tumayo, mga mahal. Ating pong pasalamatan, ating pong awitan ang ating pong buhay na Diyos. Na habang tayo po ngayon ay naglilingkod, naglalakbay tayo sa makitid na daan na ito. Nakakaranas tayo ng mga bagay na paabang napakahirap ang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ngunit kapag tinignan natin ang ating pong dakilang Diyos, ang ating panginakatingin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tutulungan tayo ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Mapagtatagumpay natin ang lahat ng ito, ang mga kahirapan na ito, sapagkat kapiling po natin o kasama natin napakabait na Diyos. Hallelujah. Habang tayo maawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong pasalamatan ang ating pong dakilang Diyos na tayo po'y nandito sa tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, puhin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, Lord, thank you, Jesus.
sa Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa araw pong ito, sa ating mga binabed, mga minamahal na baguhan na lumapit sa harapan, napakahalaga ng kaligtasan. Sabi ng Biblia, makamtan man natin ang lahat ng bagay dito sa daigdig, subalit yung ating mga buhay, ating kaluluwa ay mapahamak, maitapon doon sa nagniningas na apoy ng impyerno. Baliwala ang lahat ng bagay na ating makamtan dito sa daigdig na ating ginagalawan. Kaya tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo bilang Diyos at Hari ng iyong buhay upang kayo po ay magkaroon ng katiyakan na magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, may apat na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Unang-una po ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo, Kapitulo 11, ang versikulo po ay 1 at 6. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Dapat yung maunawaan, mga minamahal, may nag-iisang Diyos na buhay sa langit na dapat paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan at dapat sampalatayanan walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga minamahal, ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Kinakailangan po yung makadiyos na pagsisisi, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ang nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Anong ibig sabihin ng makadiyos na pagsisi, mga minamahal? Mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, ang lahat ng ating ginagawang hindi na ayon sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, mga pagkakasala sa paningin ng ating mahal na Panginoon, ay dapat nating pagsihan at huwag na nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi. At ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mailubog sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo ang layunin para mapatawad ang kanyang mga pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos. Ating ikaapat na reglamento ng kaligtasan, hindi na po tayo ang gagawa. Hindi na po kayo ang gagawa, ang Diyos na po ang gagawa. Bautismo sa Espiritu Santo. Kanina nakita natin habang umaawit, ang ilan ay nanginginig at lumuluha. Yun po ay hindi luha ng kalungkutan, paghihinagpis. Yun po ay luha ng kagalakan, tanda po na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo, pagkilos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At yan po, mga minamahal, ay makakamtan natin ang bautismo sa Espiritu Santo kapag tayo po ay nagpatuloy at nagpatuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya sa pagkataong ito, mga kapatid, hinihiling ko na itaas yung dalawang kamay at iyok ko ang inyong ulo, tanda ng pagsuko sa harapan ng ating dakilang Diyos. Banggitin niyo, sabihin niyo, mga minamahal, o gayahin niyo ang aking panalangin babanggitin. Sabihin niyo po, dakila at magpagpala na may ama sa langit, Diyos at mapangyarihan sa lahat,
sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari na aking buhay. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin po ang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus na aking tinanggap. Amen. Baba po yung dalawang kamay, kami na po ang manalangin para sa inyo, mga minamahal. Dakila at magpupala namin sa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal, Apo Jesus. Sa undalangin ng aming minamahal at ginagalang na ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, minsan ang pamahala pa ino. Amin dinadalangin, dakilang Diyos, ang lahat ng aming minamahal na kapatid na tumanggap sa iyo, mahal pa inoon, maging ang aming live webcast viewer sa mga sandaling ito. Mahal pa inoon, batid namin hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo sila maabot. Walang mahirap na bagay sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah, mahalapin kabagan mo sila at pagpalain, dakilang Diyos. Pagkaluban mo silang pagkakataon, mahalapin na sila makapaglingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Dakilang Diyos, pahintulutan mo na maganap sa kanilang buhay ang mga reglamento ng kaligtasan. Ang lahat ito amin samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus. In the mind of Jesus we pray. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na nagawa niyo po ang unang reglamento at ikalawang reglamento ng kaligtasan. Yung pangatlong reglamento ng kaligtasan, kinakailangan niyo pong isagawa right after the service, mga minamahal. Kinakailangan niyo pong magbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus Kristo upang makumpleto niyo yung pagsagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. Huwag po kayong mag-alala sa inyong pong kasuotan sapagkat mayroon po tayong mga gamit na baptismal robe dyan na upang yung inyong kasuotan hindi po mabasa sa inyong pag-uwi. Purihin ang ating dakilang Diyos. At hiniling ko po kayo po ay bumalik na po sa inyong pong kinaupuan. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ituloy-tuloy na, mga kapatid, sa lahat po ng ating mga pangailangan at ang buong pagkataon po ay akin na pong binibigay sa ating Glad Ordained Preacher, Fred Ignacio. God bless you po, Beloved Brother Rodel. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tayo mga minamahal ay dako po sa trono ng biyaya natin, dakilang Diyos. Maging sa ating po mga webcast viewers, mga minahal, there is no distance in prayer. Magkaroon ka lang ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Pagkat ang sabi sa Mateo 21:22, at lahat ng bagay, paghihingin mo sa ating dakilang Diyos na may pananampalataya, tutugunin niya ito. So, pananampalataya, minamahal na ituro po sa atin yan na kahit hindi mo nakikita ang ating dakilang Diyos, gagaling ang iyong karamdaman ayon sa iyong pananampalataya. Ang pananampalataya ibig sabihin sa maigsing paliwanag, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. So minamahal sa mga sandali ito, minamahal ko maging sa ating po mga webcast viewers, minamahal. Panahon na upang makilala niyo yung Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na gumagawa ng totoong himala sa daigdig na ito, minamahal. Ito po ang aming naranasan, kaya po ito ay aming pong ibinabahagi sa inyo. Sapagkat hindi pupunta sa langit ang taong hindi nakakakilala sa Diyos. Tandaan niyo po yung minamahal. If you don't believe in God, you will not see heaven. At sandaling ito, minamahal ko, sa Diyos ay walang imposible. Lahat po ng bagay, alam ng ating dakilang Diyos. Maging ang karamdaman mong hindi mo sinasabi, minamahal, alam yan ng pinakamamahal Panginoon. Kung may problema ka, minamahal, kung sinasarili mo, alam ng Diyos yan, minamahal. Kung gusto mo ma-save ang loved ones mo, lalo't higit na gusto ng ating dakilang Diyos na ma-save lahat ng tao. Ngunit ayon sa iyong pananampalataya, minamahal, tutugon ang Diyos sapagkat ang Diyos nga po ay mahabagin, punong-puno ng pag-ibig at mapaghimala. Kaya sandaling ito, minamahal ko, hihiling tayo sa ating dakilang Diyos, minamahal ko, na may pananampalataya.
Maging tayo naman na Kristiyano, minamahal ko, pinagpala tayo natin dakilang Diyos, gumaling natin karamdaman, ipanalangin natin, minamahal ko, na ang gawang ito'y manatili, magpatuloy, sapagkat dala po natin, minamahal ko, ang tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan, at ang tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan, meron pong kagalingan ng karamdaman at pagbabago ng buhay ng tao. Kaya minamahal, tayo pinalangin sa atin dakilang Diyos, tao sa puso, punin natin dakilang Diyos. O po takilan namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon, pinakamamahal na Panginoon, sa paunod at panalangin po ng aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willis Strada Alameda, ang iyong banal na propeta, narito kami malapang noon, nagpapakumbaba sa iyong banal harapan, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang sa mga kainan na pagbigyan patawad po, pinakamamahal na Panginoon, at dalangin po namin o Diyos, hallelujah, ang patuloy na pagbigyan ng kalakas at kalusugan, pag-ingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Tad Almeda na buong sambayan, the beloved children, children, hello, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga mangaral at mga gawad na kapatiran. Lahat po ng mga taong lumapit sa iyo sa pamamagitan ng aming pong webcast, malapangan noon. Kabagam mo sila, ipakita mo sa kanila ang tunay na himala, malapangan patid po namin, hindi maiksi yung kamay na hindi mo may pagkaloob ang pangailang ng bawat isa at hindi po malayo yung pandinigan, hindi mo mapakinggan ang hinahingi mga anak. At sa mga sandaling ito, sa makapangyarihang pangalan, aming sinasaway, alahad ng imunyo at lang, demonyo karamdaman, demons of sickness and disease, demons of problems, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, cast out, cast out, cast out, be healed, problem be solved, in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pranatid na kilang Diyos. Purin ang pinakamamala Panginoon. At sa sandaling ito, minamahal ko, tayo po'y lumundag ng tatlong beses, kasabay po ng pagsigaw na halay, praise the Lord. Ang ibig sabihin, pag lumundag ka, tinanggap mo na, ang himala natin, dakil Diyos, kaya po minamahal ko tayo po, lumundag ng tatlong beses, sumisigaw ng tatlong beses ng halay, praise the Lord, sapagkat ang ating panalangin ay may katugunan. So gawin po natin, minamahal ko, tatlong beses, gawin natin, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, punin natin dakil ng Diyos. Puro yung pinakamaman na panunod, tayo pinadako minambal ko sa ating mga announcement to our beloved brother, John De Castro. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordinary preacher, beloved Brother Ignacio, at maraming salamat sa mahal na Panginoon sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan, nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Bilang pasasalamat, palakpakan po natin ng malakas ang ating dakilan Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo po idadako po sa mga announcement. Ang banalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating pong isinasagawa sa pamamagitan ng live webcast, kapag araw po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ito ng alas 4 ng hapon. At kapag araw po ng Biyernes, nag-uumpisa din po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. At ang banalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa TV program, ito po ay mapapanood po natin sa PTV4, Channel 4, nag-uumpisa po ito ng alas 10:30 ng gabi, natatapos po ng alas 12 ng hating gabi sa tuwing Sabado po ito. Amen. Praise the Lord. At ang banalagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa radio program, mapapakinggan po natin ito sa istasyon ng ating mga radyo, DCME 1530 kHz AM band, mula Lunes hanggang Sabado. Nag-uumpisa po ito ng alas 11 ng gabi at natatapos po naman ng alas 12 ng hating gabi. Amen. At dito po nagtatapos ang banalagawain ng ating mahal na Panginoon. At tayo po'y dadako sa pagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa closing prayer. At akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin, ating pong beloved brother Edwin Aklan. May bless you po, beloved brother Junit. Tayo po'y manalangin mga mahal sa ating pagtatapos sa ating pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, nakilang ama namin sa langit. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin na aming kagalang-galang, minabali banghilista, aming mahal pastor, Willie Stada Almeda, narito po kami, mahal Panginoon, aming tao sa puso, na pasasalamat, mahal Panginoon, hallelujah, preso sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong banal na gawain, lalo't higit ang iyong matamis at banal na presensya, mahal Panginoong Hesus, maraming salamat po. At maging sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan, ihiwalay mo ang bawat isa sa amin,
Bagusa, praise the Lord, hallelujah, bigkisin mo kami ng dakilang pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, suma sa amin hanggang sa makarating kami sa aming kanya-kanyang tahanan, ligtas sa anumang sakun at mga disgrasya. Ito aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen.